I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll Yo! What's up mga kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyo lahat. Siyempre, ito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. And welcome back po dito sa MasterLekym TV. At siyempre, bago tayo mag-start sa ating video, make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe, at na-hit na natin yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po mga bayang karista, i-update ko lang po kayo sa dalawang upcoming stakes race natin mga bayang karista. Ito yung July 31, 2022, yung Open Invitational Race for Imported and Local Horse dito po sa Malbar, at yung ating kauna-unahang 2-year-old maiden stakes race na gaganapin naman po sa San Lazaro Leisure Park sa August 7. Bibigyan ko po kayo ng mga konting impos nila or konting konting preba ng mga kanilang mabaturan para po magkaroon po kayo ng idea sa gaganap sa pagdating po ng karera na ito. At sana po yung magustuhin itong video na ito mga bayang karerista. Unahin ko na po muna dito tayo sa ating July 31, 2022 Open Invitational Race for Imported Local dito po sa Malbar. Isa po itong 1800 meters at meron po tayo dito ng 8 kalahok na maglalaban-laban, pero parang 7 betting in number lang ito dahil may dalawang couple entry dito bayang karerista. Unahin ko na, ito yung unang kalahok natin, si AP Factor na Grey Galloper. Alam niyo lang po, imported horse to, kabayong Malbar to. Last run nito, meron tong 111.6 na segundo to sa 1200 meters dito sa Malbar. Sa isang condition race 19 po, noong July 9, kung saan ang nanalo po dun sa karera na yun ay si Electric Truth. Bago po yun, nagtala naman po ito ng 125 flat sa 1400 dito rin sa Malbar. Nanalo naman po siya sa isang rating base 40 to 53 noong June 26, kung saan tinalo naman po niya doon ay si Silab. Lipat naman tayo sa imported horse. Ito pang mahaba ang karera to, bayang karera, sigurado ako. Alam nyo naman itong manakbo to. Numero 2 na si Dragon Butterfly. Si Espari Jr. yung rerenda. Ito naman last run may 144 flat. Dumating lamang pang 5 sa 1,600 meters doon sa Carmona noong June 24. Kung saan ang nanalo po doon ay si Time for Glory. At after po noon nagtala naman po ito ng 151.6 sa isang 1715 karera doon din po sa Carmona. Dumating din po siyang pang 5 sa isang special race noong June 5 naman po. Ang nanalo naman po doon sa karera nila ay si Righteous Ruby. Ito, alam nyo to, kumbaga, maaasahan nyo to pag mahabang karera, lalo na pag dihado bayang karerista. Lipat naman tayo dito sa nagbabalik na si In The Zone, another imported horse na sasakyan po ni Martin Lanot. Ito naman last run, meron lamang 135.6, dumating itong pang-apat sa 1500 sa Carmona. Condition race 1718 noong July 17, kung saan ang nanalo po doon yung nakapanood ng boxing na si Come From Behind. Pero bago po yun, meron naman po itong 132 flat sa 1400 din sa Carmona sa isang condition race merge 10. Dumating itong pang 5 noong January 9, ito yung last official run niya. Kung saan ang nanalo po doon ay si Rain Tree Starlet. Medyo magandang karera talaga itong ating July 31, 2022 na ito mga bayang karerista. Lipat naman tayo dito sa nag-iisang local horse natin, itong Grey Galloper na si Isla Puting Bato na sasakyan ni Jan Alvin Guse. Last run, meron lamang itong 207.8, dumating itong tercera sa 2,000 meter dito po sa Malbar, Batangas, isang special race noong May 8, kung saan ang nanalo po doon ay si Boss Emong. Same rider pa rin po tayo, Jan Alvin Guse pa rin po ata rin, or Pau Pau Guse rin naman the last time noon. Pero bago po yun, meron din siyang 155.4 naman po sa 1800. Dumating siyang pang-apat doon naman po sa Naik, Cavite, isang special race noong March 20, kung saan ang nanalo naman po doon sa karera nila ay si Super Suerte. Lipat tayo, tatingin ko first time ko makikita sa stake race to, si Joyous Solution, nasasakay naman ni Mark A. Alvarez. Ito naman last run, may 125 flat sa 1400 dito sa Malbar, na segunda to sa rating base 2833 noong July 10, last race kung saan ang nanalo doon sa karera nila ay si Aliwagwag Falls. Samantalang sa Carmona naman, meron tong 131 flat na segunda din to sa isang 1400 rating base 2833 noong June 5 naman, kung saan ang nanalo po doon ay si Kiss Muna. Lipat tayo sa susunod nating kalahok, another imported horse numero 6 na si May Prancelot na nasakyan naman po ni NC Donar to. Last time galing sa panalo to, nanalo to noon. Meron tong 141.4 sa 1600 doon sa Carmona, nanalo to sa trophy race noong June 24, kung saan tinalo po niya doon sila Shanghai Noon. Pero bago po yun, nag-barrier po siya sa 1600, nagtala lang po siya ng 144.6 kung saan mag-isa lang po siyang tumakbo ng kanyang barrier run noong June 11, 2022 doon din po sa Carmona, Cavite.
Lipat na tayo sa susunod nating derimating kabayo, another derimating imported na si Sudden Impact na gagabayan po ni Amon Raquel Jr. Ito naman po, last run, meron lamang 144 sa 1600 sa Carmona, dumating ng panglima sa special race. Kung saan ang nanalo nga po dun sa karera nila ay si Mike Francelot noong June 24, 2022. Pero bago po yun, nanalo po ito sa Malbar, meron po itong 125.2 sa 1400 sa isang condition race 1920 noong June 8, kung saan tinalo niya po dun yung speed horse na si Palawig. At nandito na tayo sa ating huling kalahok, si Tony Slab na gagabayan ni Pabs M. Caballero. Nagbabalik ito, last run, medyo nagbatak lang to, tingin ko nagpagpag lang ng kalawang to. Meron tong 128.8 na segundo to sa 1400 sa Carmona, condition race 1780 noong July 6, kung saan ang nanalo po ron yung nag-uumentong si Ninong. Matalang last official run niya ay meron lamang tong 141 flat na tarsera to sa 1600 meters doon po sa Naic, Cavite, isang special race noong December 26, 2021, kung saan ang nanalo po doon yung couple entry niya na si American Factor. Magandang karera tong ating open invitational race, mga bayang karerista, kaya tingin ko pwede magkadiha doon. Mananaig nga ba yung mga imported o masisilat sila ng kaisa-isang local horse natin dito na si Isla Puting Bato? Magandaan ang diskarte yung magiging labanan dito. Tingin ko magdadala ng marcha rito, bayang karerista, tong si In The Zone, na alam nyo naman matulin to. Pero kung aagapan to ni Mike Francelot, pwedeng mapabor to sa mga rerimate kagaya ni Dragon Butterfly, Tony Slab, Sudden Impact, at saka tong si Joyous Solution, na alam naman natin na napakatulis din yung rematic. Kaya talagang kaabang-abang tong karera na to. By next week to, mga bayang karerista, kung di ako nagkakamali, next week to sa Malbar, Batangas. At ito, mga bayang karerista, lipat naman tayo sa ating second na upcoming stakes race. Ito yung 2-year-old maiden race. Ito yung mga bagong 2-year-old natin na lalabas. Kumbaga, pang triple crown po to next year. Ito yung mga aabangan natin sa susunod na scenario ng triple crown by next year to 2023. Meron tayong 5-6 na kalahok dito ng mga sigurado ako. Bagito pa, mga bayang karerista. At ito'y gaganapin sa Carmona, Cavite sa August 7, 2022. Sunday po yan. Ikatlong linggo mula ngayon, mga bayang karerista. Kung ako nagkakamali, ikatlong linggo mula ngayon. Ngayon, meron tayong 6 na kalahok. Si Jaguar, nasasakyan ni Donoy Raquel. Love Radio, nasasakyan ni Jan Alvin Gusi. Malibu Bell, nasasakyan ni J.B. Hernandez. Noon Charm, nasasakyan ni Pau Pau Guse. Secretary, narerendahan ni J.T. Cezarate. At naman tong numero sa isa atin na si Sky Magic, nasasakyan po ni P.M. Caballero. Ito, medyo mga tagupa yung preba ito dahil mga 2 taon pa lang. Pwedeng magbago yung takbo, pwedeng magkadihaduan, or pwedeng mag-iba pa yung performance sila, kasi tingin ko first time tatakbo nito sa actual na karera, kaya maganda rin karera to, kaabang-abang. Ito, unahin natin si Jaguar, bayang karerista. Meron tong 125 flat sa 1300 meters na novato run niya doon sa Carmona, Cavite, kung saan nasigunda po ito noon sa isang 1300 meters noong July 13, kung saan ang nanalo po doon sa kanilang novato run ay si Secretary. Same rider pa rin na Donoy Raquel pa rin yung rerenda para sa ating numero 1 na si Jaguar. Samantalang ito naman pong si Love Radio, medyo hindi maganda yung naging preba. Meron lamang itong 126.2. Dumating itong tarsera doon din sa karera nila Secretary, 1300 meters novato run noong July 13. At same rider pa rin, Jan Alvin Gusi pa rin po yung rerenda. Lipat naman tayo dito kay Malibu Bell, at sasakay ni J.B. Hernandez. Meron naman itong 125.8. Nanalo ito sa 1300 novato run, mga bayang karerista, noong July 17, last week lang po. At kung saan nagtala po ito ng prebang 125.8, at tumapos po ito ng 8, 24, 25 and a half, 28 and a half na quarter clockings po niya. Same rider pa rin po, J.B. Hernandez pa rin po, para dito sa ating numero 3 na si Malibu Bell. Lipat naman tayo sa couple entry nila Bradio, tong numero 4 na si Noon Charm, nasasakay ni Pau Pau Guse. Ito, medyo malayo yung preba, meron lamang tong 130.6 na preba sa 1300, bayang karerista, kung saan nanalo siya, bagamat parang wala siyang kalaban nun, scratch kasi sila Bradio nung kanyang nabato run noong July 7, at nagtala po ito ng 8.5, 27.5, 26.5, at tumapos po ng 28.5. Pwede rin pong makadiha doon, tingin ko medyo tagong-tago pa yung preba, medyo awat na awat pa po. Baka po pag actual atakbo, hindi po yan maging kwartos ito kung sakasakali, bayang karerista. At ito, lipat tayo sa ating numero 5, yung nanalo sa nabato run nila Jaguar, Secretary, nasasakay ni JTZ. Ito naman, may 125 flat, nanalo to sa 1300 din sa Carmona, novato run. At tumapos po ito ng 7, 25, 25 and a half, 26 flat po nung July 13, 2022. At ang romenda pa rin siyempre sa kanya ay si JT Say pa rin po. At dito na tayo sa ating huling kalok. Ito, nandun dito sa karera nila Secretary, kung di ako nagkakamali, Sky Magic, nasasakay ni PM Caballero. Meron naman tong 128.4, kung saan dumating tong panglima
sa 1300 meters Novato Run noong July 13. At same rider pa rin po tayo, Pabs M. Cabalejo, para dito sa Sky, dito sa numero sa is natin na si Sky Magic. At yun mga bayang karerista, sana po magustuhan nyo itong ating maiksing video na updated lang natin sa upcoming stake race natin sa susunod na dalawang linggo. At sana po magkaroon po kayo ng idea para po pagdating sa actual na karere, makadihado tayo bayang karerista. Alam nyo naman po eh, talagang minsan sa mga stake race po nagkakaroon ng dihado. Kaya binigyan ko po kayo ng konting side info or side pass outings itong mga kalahok na to. Kung sakaling ma-revisan nyo po, makita nyo po kung maganda yung nagiging performance ng kabayo. At I hope na sana makadihado tayo sa mga darating pang stake race at mabigyan ko po kayo ng mga magagandang giya mga bayang karerista. Hanggang sa muli po, hanggang dito na lang po muli ako. Ito po yung lingkod, MasterLekym. Maraming salamat po sa inyong oras mga bayang karerista. Stay safe everyone po. God bless po, lalo na sa mga solid nating mga ka-yo-cabs.